Good evening po, CRCC family, and good evening, Body of Christ. Welcome po sa ating Power Wednesday, sa ating pong midweek service. No, and I am very excited po sa gabi pong ito because, no, once again, we will be hearing. No, we will be hearing from God's Word. And welcome po sa ating mga CRCC churches, CRCC Maine. Good evening po sa inyong lahat, CRCC Kaypian, magandang gabi. CRCC Commonwealth, good evening po. CRCC Batangas, CRCC Novaliches, and syempre CRCC Ortigas, no? Welcome po sa ating midweek service, sa ating pong Power Wednesday, no? And let us prepare ourselves to hear from God's Word, and naniniwala po ako may inihanda ang Panginoon para sa atin sa gabing ito, no? Sino po dito naniniwala na may inihanda ang Panginoon para sa atin this evening? No, I believe may inihanda si Lord, may prepare si Lord for us, no? And may prepare at may inihanda ang Panginoon especially for you sa gabi pong ito. No, but before I start, no, bago po tayo magsimula sa word for evening, gusto ko po magpasalamat sa Panginoon first, no? Day pa lang, pero magte-testimony na. Gusto ko magpasalamat po kay Lord. Kasi po today, I'm celebrating my birthday. So, purihin ang Panginoon. No, praise the Lord for His faithfulness, His goodness, His blessings, no, and His favor, no, sa aking pong buhay and sa buhay po ng aking family, no, ni Pastora Jessica, ni Noah, ni Judah. So, praise the Lord po sa ginagawa ng Panginoon. No, and thank you for the strength, for the covering sa another year, no, na natapos sa aking pong buhay at sa bagong year, no, na napapasok. So salamat po sa Panginoon, no. So let us go straight to God's word, no. So if you are excited, I'm also excited, no. So for mga first timers, by the way, if you are a first time guest, welcome sa ating midweek service. We are happy and we are glad you are here in behalf of our pastors, senior pastors, Pastor Anthony and Pastor Maricel. Welcome po sa inyo. Welcome sa CRCC family. No? So, hindi na po, huwag na po natin patagalin. Let's go to God's Word in Matthew chapter 3. We'll be reading from Matthew chapter 3, verse 13 to 17. And then after that, we'll be reading also Matthew chapter 4, verses 1 up to verse 11. Okay, so I'll be reading from the Message translation. Ang sabi po dito, verse 13, Jesus then, no, appeared arriving at the Jordan River from Galilee. He wanted John to baptize him. Verse 14, John objected, "I'm the one who needs to be baptized, not you," sabi ni John. Verse 15, but Jesus insisted, "Do it! God's work, putting things right all these centuries, is coming together right now in this baptism." So, did it. Sinasabi ni Lord dito, mahalaga tong baptism na to. Bitayo mo, di ba? Gawin mo to. This is God's work. No? And then next, ang sabi po dyan, the moment Jesus came up out of the baptismal waters, the skies opened up and he saw God's Spirit. It looked like a dove descending and landing on him. And along with the Spirit, a voice, "This is my Son, chosen and marked by my love, the light of my life." Ito po yung sinabi ng Father kay Jesus. Now, let's go to Mark chapter 4, verse 1. Ito po ay katuloy lang, actually. Mark chapter 4, no, and verse 1. Ang sabi dito, the next, Jesus was taken into the wild by the Spirit for the test. The devil was ready to give it. Jesus prepared for the test by fasting 40 days and 40 nights. That left him, of course, in a state of extreme hunger, which the devil took advantage of
in the first test. Since you are God's son, speak the word that will turn these stones into loaves of bread. Jesus answered by quoting Deuteronomy from the Old Testament. It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth. Verse 5, for the second test, the devil took him to the holy city. He sat him on top of the temple and said, since you are God's son, jump, sabi ng enemy. The devil goaded him by quoting Psalms 91. Sabi dito, sabi ng enemy, he has placed you in his care of angels. They will catch you so that you won't so much as stub your toe on a stone. Verse 7, Jesus countered with another citation from Deuteronomy. Don't you dare test the Lord your God. For the third test, the devil took him on a peak of a huge mountain. He gestured expansively, pointing out all the earth's kingdom, how glorious they were. Then he said to Jesus, they're yours, lock, stock, and barrel. Just go down on your knees and worship me. And they're yours. And then sabi po sa verse 10, Jesus' refusal was court. Beat it, Satan. He backed his rebuke with a third quotation from Deuteronomy. Worship the Lord your God and only Him. Serve Him with absolute single-heartedness. And then verse 11, the test was over. The devil left and in his place, angels came and took care of Jesus' needs. No? Title po ng pag-uusapan natin this evening, From Here to There. From Here to There. No? Let us first pray. Hingiin natin ang gabay at ang talino ng Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for this evening. Bless us, Panginoon, sa mga pag-uusapan po namin. I pray, open our hearts, open our minds, make us ready to receive your word, make us ready to not just receive but to apply your word, Panginoon, sa aming po mga buhay. Pagpalain niyo po ang oras na ito na meron kami. Bless this time that we have together. Bless your word, Lord, as we study it, and bless us, Panginoon. Maraming pong salamat. We love you, Lord. This is a prayer in Jesus Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord, for the reading of your word from here to there. Sino po dito, no, kapag ka bumabiyahe, kapag ka ikaw ay bumabiyahe sa private car, o siguro yung iba kahit sa public, no, natutulog. Hindi ko po alam, pero nagkaroon ng culture sa Philippines, dito po sa ating bansa, na pag bumabiyahe, may mga tao talaga na natutulog or siguro nakakatulog, no? Dati po nung wala pang quarantine at laging bumabiyahe, actually yung iba lagi na rin namang bumabiyahe ngayon, no? Maraming tao nakakatulog sa biyahe, no? Yung pagkasakay mo, tulog ka na, pagkagising mo, bababa ka na lang, no? So yung buong biyahe, tulog ka. Ako po ay nagda-drive and may mga pagkakataon po na ako po ay nagda-drive at meron akong mga kasama sa sasakyan, and may mga experiences po ako na lahat sila tulog na, no, mga driver, mga nagda-drive, makaka-relate, no, lahat ng nasa sasakyan tulog na, ikaw na lang yung gising. Of course hindi ka pwedeng matulog, ang matulog ka rin, ikaw yung nagda-drive, no? Pero may mga driver, nakakatulog din. Pero hindi ka dapat natutulog. So, na-experience ko po, nagda-drive ako,
No, lahat ng kasama ko sa sasakyan, tulog na. Ako na lang yung gising. No, and bumabiyahe from point A to point B, gising yung driver, lahat tulog. No, yung mga tulog from point A, natulog, gigising, point B, merong gap. Hindi na nila na-experience yung biyahe. Hindi na nila na-enjoy yung traffic. Hindi na nila may gap between point A to point B. Pero sa driver, walang gap. No? Sa driver, from point A, nagda-drive siya to point B. Dire-diretso lang. Pero yung tulog, sarap ng buhay. No? Naalala ko po, one time, sinundo ko po ang aking wife. No? Ang aking po kasing wife ay nagtatrabaho po sa BGC, si Pastora Jessica. No? And may pagkakataon, sinundo ko po siya sa BGC. No? And habang bumabiyahe po kami, nakatulog siya. No? Nagising po siya dito na sa bahay, malapit na. No? So, merong gap from point A to point B. Pero sa driver, wala, dire-diretso lang. Alam nyo po, minsan, sa pagbabasa po natin ng Bible, no, nagkakaroon ng seemingly gap yung mga chapters and verses. Na parang as if from one chapter to another, parang ibang scenario, parang ibang story na, parang ibang setting na. No? Tulad po nung binasa natin sa Matthew chapter 4, chapter 3 papuntang chapter 4, merong gap. No? Pero alam niyo po, no, nung unang panahon nung inayos po, nung kinanonize ang Bible, nung inayos yung scripture, nung inaayos po ang Bible natin, originally, wala talaga siyang chapters and verses. No, dire-diretso lang po yan talaga. Dire-diretso lang yung pagkakasulat sa Bible. And then, the people realize na, teka lang, ang hirap hanapin. Pag meron kang mga parts nung Bible na gusto mong makita, no, ang hirap hanapin. Kailangan, iskan mo pa lahat ng dire-diretso. So, ang ginawa po nila, noong pong 13th century, no, na-realize nila ang haba, ang hirap hanapin, so nilagyan nila ng chapters. So nagkaroon na ng chapters ang mga books ng Bible, maliban doon sa mga letters, sa mga, may mga part kasi mga books ng Bible na maiiksi lang. So yun, hindi na nila nilagyan ng division. So yun na talaga siya. Pero yung mga mahahabang books, nilagyan nila ng chapters noong 13th century. And then, binasa nila uli ang Bible, no, inaaral uli nila ang Bible, then na-realize nila, ang hirap pa rin. Ang haba pa rin. Yung chapters, pag meron ka lang specific lines na gusto mong basahin, no, hahanapin mo pa doon, lalo ang haba. Psalms chapter 19, napakahaba. So, ang ginawa nila, nung 16th century, nilagyan naman nila ng verses yung mga Bible. So, para mas madali, John chapter 3. Saang parte diyan? Ah, may hinahanap lang ako na parte na verse 16. So, mas madali nang makita, no? So, ginawa po nila 'yon para ma-identify, mas madaling ma-identify at mas madaling mahanap yung mga parts ng Bible, no? Pero somehow nagkaroon ng nagkakaroon ito ng parang division from one chapter to another. Pero kailangan kasi tuloy-tuloy ito. When we read the Bible, when we approach the Bible, dapat pag binasa natin siya, tuloy-tuloy lang. Seemingly, walang division. Kasi ganun naman talaga siya sinulat. No? Kasi minsan, baka nagkakaroon tayo ng, siguro, subconsciously or consciously, nagkakaroon ng division. Parang, pagkain ko yung chapter 3 ng Matthew chapter 3, no? Ito yung baptism ni Jesus, and then after ng chapter 3, okay, pause, coffee break muna ako, tapos babasahin ko yung chapter 4, at pagbasa mo sa chapter 4, parang hindi na siya connected sa chapter 3, parang ibang story na. Parang, kumbaga sa series, parang ibang season na to. No? Wait lang, tuloy-tuloy lang talaga yan eh. Dapat tuloy-tuloy lang dapat yan. And dito sa binasa natin sa Mark chapter 3 and chapter 4, umpisa ng chapter 4, no, merong nangyari. Jesus was baptized, and then right after the baptism, ang sabi dun sa binasa natin kanina, no, Jesus was led by the Spirit
into the wilderness, into the desert, from the river to the desert. Nagkaroon ng transition from the river to the desert, pero ito ay nangyari ng dire-diretso. No? So, after the baptism ni Jesus sa Jordan River, no, dinala siya ng spirit papunta sa desert, no, to be tempted by the devil. And ang binasa pa natin dito kanina, ang sabi, the devil is ready for the test. The devil is ready for Jesus. No, and then Jesus fasted for 40 days and 40 nights. And then, the tempter came. And then, the devil came. And then, Satan came and tested him. Jesus experienced from the river to the desert, from the river of Jordan, from that great monumental event of the baptism. Dito po sa baptism ni Jesus, God, no, the Father, clarifies and makes it clear na Jesus is my Son. Bumaba ang Holy Spirit and nagsabi ang Ama, this is my Son. Sabi sa NIV, in whom I am well pleased. No? Ito ay isang event sa Bible, sa napakadalang na event na sa isang setting magkakasama ang Father, Son, and Holy Spirit. Si Jesus, Son, binabaptize. Ang Holy Spirit bumaba na parang dove. Ang Father nandun nagsasalita. No? Bihira sa Bible, makikita mo na yung tatlo magkakasama sa isang setting. So this is a big event. Napakahalagang event ito sa Bible na magkakasama yung three Godhead, no? And dito sa river, no, clarify ng Father kung sino si Jesus. Ginawang ng Ama, this is Jesus. This is my Son. I am pleased with him. No? This is my Son in whom I am well pleased. Clarify. Doon sa river nangyari 'yon. Jesus was baptized. His identity was clarified. No? Sinabi ng Ama, I am pleased with him doon sa river. This is a great event. This is a important event. And then right after that, from the river, dinala siya sa desert for the temptation. Dinala siya sa desert for the test. Alam niyo po, minsan sa atin, sa ating buhay Kristiyano, no? Dinadala tayo ng Panginoon from the river to the desert. Dinadala tayo ng Panginoon from this river moment ng buhay natin wherein, no, siguro ito yung time na nakakilala ka sa Diyos, ito yung time na clarify ng Diyos sa'yo that you are my Son, no? Siguro yung covenant retreat, or siguro in your prayer time, or siguro in church, clarify na Panginoon, I have favor in you, you are favored, you are blessed, no? Napakagandang event, napaka monumental event sa iyong buhay, no? Naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, naranasan mo yung presence ni Lord, alam mo talaga na na-experience mo yung presence ng Panginoon, praise the Lord for this event. River! And then right after the river, problems will come. Right after this moment na sinabi ng Panginoon, I am pleased with you, bigla kang mapupunta sa desert na may challenges, biglang may testing, biglang may problems na dadating. Minsan sa buhay natin, God is leading us from the wilderness, well, from the river to the desert, from the river to the desert. Now, hindi ko po alam ang kalagayan natin, kalagayan ng bawat isa sa atin sa gabing ito. Are you in the river or are you in the desert? No? Baka yung iba sa atin as a river moment. No? Baka itong quarantine, mas naranasan mo si Lord. Mas praise the Lord, talagang grabe. Iba yung spiritual life mo, talagang grabe yung ginagawa ng Panginoon sa'yo. That is your river moment. Clarify, alam mo, ramdam mo na anak ka ng Diyos. Ramdam mo yung presensya ni Lord. River moment. No? O baka naman yung iba sa atin nasa desert. No? Nanonog-quarantine or itong mga panahon na ito, merong malaking problema, merong malaking challenge, merong malaking testing. No? May malaking temptation sa'yo. No? Merong mga challenges and struggles ka na nararanasan, you are in the desert moment.
O baka yung iba naman po sa atin, nasa gitna ka ngayon. No? Tapos na yung river moment mo. Tapos na yung naranasan mo, alam mo, na-clarify sa'yo that you are a child of God. No? At nakikita mo, pambira, parang may challenge na paparating, parang may desert na paparating. Hindi ko pa nasaan tayo, nasa river ka ba? Nasa desert ka ba? O nandun ka sa gitna? No? Nandun ka sa gitna na alam mo may mga challenges na paparating, no? Pero alam mo rin that you are a child of God, you are favored, you are highly favored, and God is with you, no? Nandun ka sa transition na. Yun po yung pag-uusapan natin this evening. From here to there. From here to there. Ano ang kailangan mong malaman kapag nandiyan ka sa gitna? Or ano ang kailangan mong malaman pag nandun ka sa yung river moment? O kung nandiyan ka ngayon sa desert moment, anong kailangan mong malaman para makalabas ka dyan? Para dyan sa mga challenges na yan, makalabas ka. Para dyan sa mga challenges na yan, makapag-thrive ka. Okay? Ano kailangan natin malaman? Now, let us go to God's Word, dun sa binasa natin sa Matthew chapter 3 and chapter 4. What can we learn here? Now, from the river moment to the desert moment, ano yung pwede nating matutunan dito? No, from the life of Jesus, from Jesus himself, no? Ano ang pwede nating matutunan? Number one, there is an enemy. There is an enemy. No? Ang sabi po dyan sa Matthew chapter 4 verse 1, next, Jesus was taken into the wild, into the desert, by the Spirit for the test. Look at this. Ang sabi, the devil was ready to give it. The enemy, the devil is ready to give it. Alam nyo po ang enemy, he's always ready. May mga pagkakataon po na the enemy will test us. The enemy will magbabato siya ng mga temptation, mga challenges, mga problems. He's ready. Dapat tayo, alam natin at ina-identify natin that there is an enemy. So we can be prepared. No, ang pinakamahirap kasi, yung nasa laban ka na, hindi mo pa alam na may kalaban ka. Ang pinakamahirap, yung mababackstab ka na lang kasi hindi mo alam na may kalaban ka pala. So we must recognize that in our Christian walk, in our Christian journey, there is an enemy. Now, this is not just a walk on the park na parang happy-happy na lang all the time. Hindi ganun eh. Yes, our joy comes from the Lord, pero may mga challenges. Why? Kasi may enemy. Okay, and I want you to see this, that the temptation came before the start of Jesus' ministry. Ito po yung moment, no, na mag-umpisa si Jesus nung kanyang ministry. No, he will start his mission in saving mankind, in saving the world. Before the start of the ministry, he was tempted by the devil. The enemy wants to stop him even before Jesus gets started. No, Jesus has a great mission to save the world. Jesus has a great mission to save mankind. And the enemy wants to destroy this mission and this calling in the life of Jesus. Church, I want to tell you that you have a mission. You have a calling from God. You will do great things for the Lord. And there is an enemy that wants to delay and even stop you from fulfilling and doing your calling, even before you begin. No? No? Every time you want to start something for the Lord, every time may gusto kong gawin para sa Panginoon, ang gagawin ng enemy, he will try to stop you even before you get started. No? Sino dito yung nag-decide ka na magsuserve ka na kay Lord?
nag-decision ka, Lord, magsuserve na ako sa'yo, maglilingkod na ako sa'yo, biglang may mga attacks from the enemy, na biglang may problem na dadating, biglang may mga challenges na dadating. Nag-decide ka, Lord, mag-open ako ng covenant group, online covenant group, Lord, mag-open ako, and then biglang may attack ng enemy, biglang may challenges na enemy na dadating. Nag-decide ka, mag-invite ako, yung kaibigan ko, yung best friend ko, i-invite ko na para makasama siya sa covenant group, makakanood siya, and then biglang may attack na dadating, biglang may challenge na dadating. Nag-decide ka na, everyday I will do my devotion, yung prayer life ko, bubuhayin ko, yung Bible reading ko, palalakasin ko. You made a decision, and then attacks from the enemy will come. Every time you want to start something for the Lord, every time may gusto kang gawing ministry, hihintuin ng enemy yan. Every time may gusto kang simulang malaki para sa Panginoon, pipigilan ng enemy yan. Because there is an enemy, no? You want to raise up a godly family, you want to raise up a godly home, then problems will come. May attack ang enemy kasi ayaw ng enemy yun eh. Okay? Ikaw ngayon ay nasa bagong relationship. You want this relationship to be a godly relationship, then temptations will come. Challenges will come. Meron kang bagong trabaho. Praise the Lord sa magandang trabaho. Lord, I will be a salt and light dito sa company na to. And then, attacks will come. Temptations will come. Meron kang bagong business. Lord, gusto ko maging righteous yung business na ito. Patatakbuhin ko ito in a righteous way, in a godly way. And then, attacks will come. Temptations will come. Every time you will start something for the Lord, there will be an attack. Because the enemy, listen to this, the enemy knows what God can do through you. What God can accomplish in your life. Alam ng enemy yun eh. Alam ng enemy yung breakthrough na kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Alam ng enemy yung revival na kayang simula ng Diyos sa buhay mo. Yung kayang simula ng Panginoon sa company na yan because of you. Sa revival na kayang gawin sa family mo because of you. Alam ng enemy na may kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Kaya gusto niyang sirain yan. God, listen, the enemy wants to abort your breakthrough. I want to tell you this evening, the enemy wants to abort your breakthrough. Huwag kang papayag. No? The enemy knows what God can do through you. But the question is, do you know what God can do through you? Not just to you, but through you. Alam na enemy kung anong kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan mo eh. God can start a revival. God can start a breakthrough. God can start a revolution sa buhay mo. No? God can use you for great things. No? Kaya dapat tayo alam natin ito eh. Kahit may enemy, kahit may mga challenges, kahit may mga problems, alam mo kung anong kayang gawin ng Diyos. Alam mo kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Alam mo yung move of God sa buhay mo. Sabi po ni Pastor Stephen Portek ng Elevation Church, sabi, we are not waiting for a move of God. We are the move of God. Hindi lang tayo naghihintay sa pagkilos ng Diyos kasi tayo, yung pagkilos ng Diyos, tayo yung gagamitin para sa pagkilos ng Panginoon. You are waiting for revival. God can start a revival through you. You were waiting for breakthrough. God can use you for breakthrough. Kaya nga ang enemy gusto niyang pigilan yan eh. Kaya ang enemy gusto niyang hintuin yan eh. God can use you for greater things. God can bless you to be a blessing to other people. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 11, sabi, you will be made rich. Look at this. You will be made rich in every way, so that you can be generous in all, in every occasion. And through us, your generosity will result into thanksgiving to God. Pero mo, because of you, because God will bless you, you can be a blessing to others, and because of that, God will be glorified. God can use you to be a blessing. God can use you for revival. God can use you for breakthrough. Kaya ang enemy, gusto niyang pigilan yan. Because God can do great things in your life. God can do great things through your life. No? Jesus with his 12 disciples, they changed the world.
They turned the world upside down. Si Paul, because of Paul, because of Apostle Paul, na-open ang gospel to the Gentiles. And because of that, hanggang ngayon may Christianity tayo. Hanggang dito sa Pilipinas, umabot ang gospel. Because of those people. No? And we can list names throughout different generations na may mga ginamit ang Diyos, may mga ginamit ang Panginoon na mga tao for revival to happen, for change to happen. Throughout history, pwede nating makita throughout history, maraming ginamit ang Diyos for freedom, for revivals, and for breakthroughs. God can use people for great things. God can use you for great things. But you must identify there is an enemy na gusto kang pigilan. Kaya dapat huwag kang magpapigil. Pwede ba? Comment down below. Huwag kang magpapigil. No? Let us make it personal. Hindi ako magpapapigil. No? Comment down below. Hindi ako magpapapigil. Gusto kang pigilan ng enemy pero huwag kang magpapapigil. Because God's power is in you. God's power is at work in you. No, kumikilos ang Diyos sa iyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Sabi sa Ephesians chapter, we know this, Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine according to His power, according to God's power that is at work within us. Verse 21, to Him, to God, not to us, but to God because He is the one that will use us. His power is in us. To Him, to God, be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. God can use you for great things. God can use you for revival. God can use you for greater things, greater than you can imagine, greater than you can think of. No, you can impact a generation. You can impact a family. We are called to make an impact. Kaya nga sabi ng Bible, we are the salt and light of the world. No? Kaya huwag kang magpapapig. There is an enemy. Let us not be in denial of this. May enemy. Yes, meron. Gusto niya tayong pigilan. Pero huwag ka magpapapigil. Huwag ka magpapapigil. There is a thief. Sabi ng John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy, but I came that you may have life and have it to the full. Merong thief. No, ito nga po, kaya favorite verse ko po ang John 10:10 eh. Merong thief na gustong magnakaw. Alam niyo kung bakit may gusto siyang nakawin? Ibig sabihin, merong nasa loob. No? Ang magnanakaw, papasok sa isang bahay. Bakit siya papasok sa bahay? Bakit siya? Kasi merong mahalaga dun sa loob. Kasi may precious na bagay sa loob na gusto niyang kunin. Ang enemy, thief, meron siyang gustong kunin, meron siyang gustong sirain, meron siyang gustong nakawin. Why? Kasi there is greatness, there is God's power in us, and ito yung gusto niyang mawala. Pero huwag kang papayag, huwag kang magpapapigil. God can do great things in your life. Number one, we must identify that there is an enemy. Huwag ka magpapapigil. Number two, the word is your weapon. The word is your weapon. Pag binasa natin yung Matthew chapter 4, every time may binabato ang enemy, every time may test, every time may challenge ang enemy, every time may temptation ng enemy, no? Ano ang sagot ng Panginoon? Nagko-quote siya ng scriptures. Sa NIV, lagi sinasabi ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Listen, the word of God is our weapon against the attack of the enemy. The word of God is our weapon against the attacks of the enemy. This is why we must always have God's word embedded in our minds and in our hearts. We must have God's word. Dapat we are founded. Our foundation must be God's word. No? In the river, look at this. In the river, the word was spoken to Jesus. And in the desert, the word must come out of Him. Alam nyo, dun sa river moment natin, may word of God,
may confirmation ng ating identity, may word of God. And then pagdating sa desert, pagdating sa mga challenges, ito na yung mga time na dapat yung word of God lumabas sa atin. Yung mga word of God mag-activate sa atin. In times of challenges, in times of trials, in times of problems, ito yung time na yung mga word of God na nasa puso mo, yung mga word of God na nasa isip mo, gamitin mo na weapon. Pag may attack sa enemy, the word is your weapon. God's word is your weapon. Satan is the father of lies. Satan will throw lies at us. But we must counter the enemy's lies with the truth of God's word. Magbabato ang enemy ng mga kasinungalingan sa'yo. Mga deceptions, mga lies, mga half-truth. Pero we can fight back using the truth of God's word. Using the truth of the word of God. No? Sasabihin sa'yo ng enemy, imposible yan, hindi mo yan magagawa, that is impossible. No. Ang sabi ng word of God, with God, all things are possible. Sabi sa Luke chapter 18, verse 28, all things are possible. Sabihin sa'yo ng enemy, walang nagmamahal sa'yo, nobody loves you, hindi. Sabi sa John 3:16, for God so loved me. No? Sabihin sa'yo ng enemy, hindi mo kaya yan, you are not able, hindi mo kaya, hindi. Ang sabi sa Bible, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ko yan, sabihin mo nga, kaya ko, kaya mo yan. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, may pinapagawa si Lord, parang kaya ko to. No? Sabihin sa'yo ng enemy, nakakatakot yan, matakot ka, nako, nakakatakot yan. Yung mga mangyayari, nako po, may COVID, hindi natin alam kung ano, nako, nakakatakot yan. Mga mangyayari, nakakatakot yan. Then, ang sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 1, verse 7, I have not given you the spirit of fear. Hindi bigay ng Diyos yung takot, but power. And of a sound mind. No? Sabihin sa'yo ng enemy, mag-isa ka lang. Lang kasama, nag-iisa ka lang, no? Mag-imo ka na lang, mag-isa ka lang, walang nagmamahal sa'yo, wala kang kasama, hindi. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you, Hebrews 13:5. In every situation, in every challenges, in every problem, God's word is there and it is our weapon. Not just for defense, but for offense. No? God's word is our weapon. If you have God's word inside of you, it doesn't matter what happens externally because God's word is internally working in your life. And God's word has great power inside of you. No? Kaya nga po sabi sa Bible, 2 Corinthians 10 verse 4 to 6, the weapon we fight with are not weapons of this world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Our weapon is not the weapons of this world. No? Ang enemy may deception, ang enemy may lies, that is his weapon. Pero our weapon is the truth. Our weapon is God's word. No. Noong August 1985, no, ang US Navy ay nag-sponsor po, no. The US Navy sponsored an expedition, no, headed by marine archaeologist Robert Ballard, no. Pakita natin picture ni Robert Ballard. Yan. Yan si Robert Ballard. And Robert Ballard leaded this expedition. No, they were given 12 days to go on an expedition below 10,000 feet underwater to explore the remains of the all-famous Titanic. So ang US Navy po, nag-sponsor sila ng expedition, pinangungunahan na ito ni Robert Ballard, no, isang marine archaeologist. Binigyan sila ng 12 days para i-explore yung all-famous Titanic. So pumunta sila sa ilalim, below 1,000 feet underwater. Tinignan nila yung Titanic. No. Sa pagpunta po nila, no, a few days, yung first few days, ang ginawa po nila, inikutan daw nila yung surroundings
ng Titanic. No? Nung lumubog na barko, inikot nila for a few days. Yung mga unang few days, inikutan nila yung Titanic and tinignan nila yung paligid. And after po nila ikutan yon, no, pumasok sila sa loob ng Titanic. Very careful, with all carefulness at pag-iingat. Kasi po, yung Titanic, very fragile na siya. No? So, pumasok sila doon ng sobrang ingat. No? Kasi almost 80 years na since then, nung lumubog yung Titanic, nakakalipas. Kasi nag-explore po sila 1985, lumubog ang Titanic 1912. So almost 80 years. No? So luma na talaga yung barko na sa ila. So very, very fragile. So nung pumasok po sila, daan-dahan, iniingatan nila, ini-explore nila yung barko ng Titanic. And sa pagpasok po nila, meron silang napasukan na isang kwarto dun sa loob ng Titanic boat, ang tawag wine cellar. Wine cellar. Napasok sila sa wine cellar ng barko. No? Ang wine cellar po, ito po yung kwarto na lalagyan ng mga wine. No? Na sobrang daming wine. No? So, nung pagpasok po nila sa wine cellar, no? Ang dami nilang nakita dun sa room, kasi yung mga lalagyan ng wine. Nung po palang, nung bumiyahe pala ang Titanic, meron itong karga na almost 12,000 bottles of wine. No? Nung lumabas yung Titanic, dun sa barko, meron silang over 12,000 bottles ng wine. Na iba't iba, iba-iba. May mga high-end wine, may mga low-end wine, may mga high-class, may mga low-class wine, iba-iba. Pero all, more than 12,000 bottles ng wine. No, inong tinitignan po nila doon sa wine cellar, no, doon sa shelves ng mga first-class wine. Sa shelves ng mga first-class wine, nagulat sila at their amazement. Kasi merong mga wines na buo pa. May mga wines na syempre, yung mga low-end, mga low-class wines, nagputukan na dahil sa presyo, syempre, they are 10,000 below water levels. Ang lalim na yun. So, grabe na yung pressure. So, may mga low-end wine na nagputukan na, sumabog na kasi because of the pressure. Pero yung mga high-end wine, mga high-class wines, buo pa. Inyan yung mga picture. Kita ba? Okay. So, yun yung mga picture. No? Nagulat sila kasi may mga wine na buo pa. Yung cork, nakakabit pa. Buo pa yung wine. And actually, gustong kumuha ni Robert Ballard, pero no, in-advise siya na huwag nang galawin. No? I-steady na lang daw doon yung wine. Pero nagulat sila kasi buo pa yung wine. Ang nakaka-amaze, kasi they are 10,000 feet below water level. Ang lalim na, grabe na yung pressure sa loob kasi sobrang lalim. Pero may mga wine na buo pa. Yung mga first class wine, buo pa. No? Marami ng wine na nabasag. Marami ng wine na nasira. Marami ng wine na because of the pressure, bumigay. Sumabog. Pero may mga first class wine that remained unopened. Their only explanation dito sa nangyari na ito, bakit may mga buo pa, dahil daw yung mga first class wine, kahit mataas yung pressure sa paligid, mas malakas yung pressure sa loob ng bottle. Kasi may pressure point, kaya nga di ba yung wine, yung cork, pag inopen mo yung cork, pop, nagpa-pop siya. Tapos malakas, kasi may pressure din sa loob, yung wine. So, yung mga first class wine daw, kaya hindi sila sumabog. Kahit ang taas na ng pressure sa labas, mas malakas yung pressure sa loob. Kahit na malakas yung, maano na sa labas, pero yung nasa loob niya, malakas yung pressure sa loob. Church, listen, alam nyo po tayo as Christians, God's word must be embedded in the inside of us. God's word must be so strong inside of us. No? If God's word is so strong inside of us, it doesn't matter kung gaano kalakas yung pressure sa labas. It doesn't matter kahit gaano kalakas yung pressure ng world. It doesn't matter kung gaano kalaki yung problem. It doesn't matter kung gaano kalaki yung challenges. It doesn't matter kung gaano kalaki yung testing. If God's power is strong inside of you, no, everything will be alright. Kahit gaano kalakas yung pressure, yung lies ng enemy, if God's truth and God's word is so strong inside of you, it doesn't matter kung gaano kalakas yan, God's word is inside of me. God's word is
working inside of me. Ang sabi po ng Hebrews 4:12, the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. God's word is alive. God's word is active. God's word is our weapon. In times of testing, in times of the desert moments, God's word is our weapon. Number one, recognize that there's an enemy. Number two, God's word is your weapon. Number three, understand what is at stake. Let us understand, when you are going through this, you are going through the desert moments or in the transition, you must understand what is at stake. Alam niyo po why I love Jesus. Actually, maraming reason kung bakit mahal ko ang Panginoon Diyos, bakit why I love Jesus. But one strong reason why I love Jesus is because Jesus made decisions with my destiny in mind. Jesus made decisions with our destiny, with the destiny of humanity in mind. No? Na kahit dumadaan si Jesus sa matitinding pressure, dumadaan si Jesus sa matitinding challenges, He made decisions with me in His mind. Hindi lang sa mga tough situations, hindi lang sa desert moments, but even in the river moments, I am in the mind of God. Ako yung nasa isip ng Diyos, tayo yung nasa isip. Kasi actually, in the first place, kaya naman bumaba ang Diyos galing sa langit, kaya bumaba si Jesus Christ sa earth from heaven, it's because of us. Because of us. And I want you to see this, no? Even in the river moments, we are in the mind of God. No, so binasa natin, Matthew chapter 3, verse 13, sabi dito, Jesus then appeared arriving at the Jordan River to Galilee. He wanted John to baptize him. But John objected, I am the one who needs to be baptized by you. Sabi ni Jesus, okay, magpapabaptize na ako, John, ibaptize mo ako. Sabi ni John, wait lang. But abiti ko, ako dapat ibaptize mo. Ikaw si Jesus, you are the Son of God. Ako dapat na i-baptize mo. John objected. Isip mo, question, bakit nagpapabaptize si Jesus? Isip ko nga po, is there a need for Jesus to be baptized? Alam niyo, ito po, alam na din ng iba. Ano ba ang baptism? Baptism, no? Baptism is an external declaration of an internal commitment that has taken place. No, it is a public declaration na sinasabi mo na I am a follower of Jesus Christ. It is a declaration, it is a symbolism na nung lumubog ka, yung dating ikaw, yung lumang ikaw ay namatay na at pagkaangat mo, pagkainangat ka sa water, it symbolizes the new you. The old has gone, the new has come. Yung dating ikaw, yung masamang ikaw, yung makasalanang ikaw, wala na at ikaw ngayon ay bago na. You are a new creation. The old has gone, the new has come. Yun yung sinisimbolize ng baptism. It is an public declaration that you are now a follower of Jesus Christ. It is a public, it is an external declaration of an internal commitment. Now, iniisip ko, bakit nagpabaptize si Jesus? Wala namang old na kailangan magan. Wala namang makasalanang self si Jesus na kailangan mamatay. Wala namang... Isip mo, there's no need for Jesus to be baptized. Pero alam kasi ni Jesus, Jesus came here on earth not just to save us, but Jesus also came here on earth to show us how to live as a Christian, to show us how to live, to set an example for us. So ang sinasabi dito ni Jesus dyan, kailangan mo ko i-baptize, no? Kasi this is what I came for. This is the reason why I'm here. No? Actually, ang sabi pa next, ang sabi dun sa next verse, sabi sa verse 15, but Jesus insisted, do it! God's work! Put things! No, ang sabi dito, putting things right all these centuries, bro mo. All of these centuries, all of these years is coming together right now in this baptism. Napakalaki ang at stake.
No? I'm saving mankind. No? And it starts here. It starts in this baptism. Kaya kailangan natin itong gawin. John, hindi ito naintindihan ni John eh. Aras isip na John, no, ba't kailangan pa i-baptize? Side note, pag may pinapagawa si Lord, minsan hindi mo naiintindihan, dapat sunod ka lang. Minsan may pinapagawa si Lord, minsan pili mo, hindi, bita, hindi pa ito, because, parang mali, wait lang. Pag may pinapagawa si Lord, minsan kahit hindi mo naiintindihan, sunod ka lang. Pwede ba comment down below, sunod ka lang. Sunod ka lang. Gawin mo lang. Kung ano pinapagawa ni Lord, gawin mo lang. Minsan talaga sa isip natin, sa isip ng tao, it doesn't make sense. Pero, sunod ka lang. Pag may pinapagawa si Lord, sunod ka lang. Now, sabi ni Jesus, mahalaga itong moment na ito. Mahalaga itong moment na ito, John. Sabi ni Lord kay Jesus, mahalaga itong moment. Do it! This is God's work! This is God's work! No? Yung centuries! Kasi sabi dito ni Jesus, this is not just for me. This is for the generation after me. Kasi I'm saving mankind. I'm saving human race. At magsisimula ito dito sa baptism na ito. I'm saving people. This is not just for me. This is for the next generation. Kaya sabi ni Jesus, do it. God's work. Putting things right. All these centuries is coming together right now in this baptism. Jesus is saying we must complete this. This is not just for me, but this is for the generations after me. Kailangan natin gawin to. Kasi what is at stake is the generations after this. What is at stake is the salvation of mankind. Kailangan natin gawin to dyan, kahit piling mo hindi. Because what is at stake is your salvation. Is the salvation of the generations after me. Church, nagsaserve tayo kay Lord, naglilingkod tayo sa Panginoon, you know what is at stake? Minsan ang dali nating umayaw sa paglilingkod sa Panginoon, minsan konting problema ang dali nating bumitaw sa Diyos, you know why? Because you don't know what is at stake. Alam nyo, may mga pagkakataon po, tinamad ka lang, ayaw mo nang gawin yung pinapagawa ni Lord. May mga pagkakataon, humihinto tayo sa paglilingkod. Humihinto tayo sa relationship na. Humihinto tayo sa pagsunod sa Diyos. You know why? Because you don't know what is at stake. What is at stake? It is not just for us, but for the generation after us. Parents, mga magulang na naglilingkod sa Panginoon, mga magulang na naglilingkod sa Diyos, huwag kang ihinto. You know what is at stake? The generation after you. Alam niyo po ako, naglilingkod ako sa Diyos ngayon, naglilingkod ako sa Panginoon. And you know what is at stake? The generation after me. Not only on the church, pero sa mga anak ko, kay Noah, kay Judah. Gusto ko makita nila na ganito dapat naglilingkod tayo sa Diyos. God is number one. God must be our priority. God must be everything to us. What is at stake is them. And the generation after them. No? Minsan naglilingkod ka sa Diyos. Minsan may covenant group ka. Inaayawan mo na lang. May covenant group ka. You know what is at stake? Not just you, but also the second, yung mga cell member mo, yung mga families nila na maaaring makakilala sa Diyos, may mga sirang buhay na pwedeng maayos. May mga suicidal tendencies na pwedeng maligtas. May mga depression na pwedeng maayos. May mga buhay na sira na pwedeng maayos. This is what is at stake. May mga tao na papunta na sa impyerno. Pero dahil naglingkod ka sa Panginoon, dahil naglingkod ka sa Diyos, gagamitin tayo ng Diyos para maligtas at makakilala itong mga tao. That is what is at stake. Minsan nandali nating umayaw kasi minsan piling natin sa atin lang. Hindi, naglilingkod ako, Lord, di mo naman ako binibless. Naglilingkod ako, dapat ganito. You don't know what is at stake. It's not just your life and your blessing, pero the generation after you. No? Mga pastor, huwag tayong tatamari, huwag tayong susuko, huwag tayong bibitaw. You know what is at stake? The church. You know what is at stake? Those families.
covenant group, covenant leader, huwag kang bibitaw, covenant leader, huwag kang susuko, kapit ka lang sa Panginoon, huwag kang you know what is at stake? The lives of your covenant members. Don't stop. You know why? Because families, lives are at stake. Ito yung sinasabi ni Jesus kay John eh. Hindi mo naiintindihan John eh. Hindi mo nauunawaan. What is at stake is the salvation of mankind. Kaya dapat natin itong gawin. Tayo, listen, church, CRCC, Body of Christ, if you are watching this, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto na maglingkod sa Diyos. Huwag kang hihinto na sumunod sa Diyos. Huwag kang magsasawa na gawin kung anong pinapagawa ng Diyos. You know what is at stake? You, your family, the generations after you, and those families and those generations na gagamitin ng Diyos yung buhay mo para makakilala sila. That is what is at stake. Kaya huwag tayong hihinto. Huwag kang hihinto. Pwede ba comment down below, hindi ako hihinto. Hindi ako hihinto na maglingkod sa Diyos. Hindi ako hihinto na magsumunod sa pinapagawa ng Diyos. Hindi ako hihinto na purihin ng Panginoon. Hindi ako hihinto na hindi ako hihinto sa calling ko. Hindi ako I will not stop no matter what the world is throwing in me, no matter what is happening in the desert moment, no matter what pressure it is. Kahit ano pa yung dumating dyan, hindi ako hihinto because I know what is at stake. God's word is my weapon. I merong enemy pero hindi ako magpapapigil. Huwag kang hihinto. That is the word this evening. Huwag kang hihinto. Lives and families are on the line. Church, huwag tayo hihinto. Tuloy-tuloy lang. Don't stop worshiping, don't stop serving, don't stop serving the Lord. Huwag tayo hinto. No? Because God's power is in us. God's favor is in us. God's word is in us. God's presence is in us. May pagkilos ang Diyos sa generation natin ngayon. May pagkilos ang Diyos sa buhay mo, may pagkilos ang Diyos sa pamilya mo. Before I end, bago po ako matapos, no, if you are a first-time guest and first-time mo po dito sa ating live stream, no, I want to tell you God has a great plan for your life. No? Yes, may desert moment, pero I want to bring you to your river moment this evening. I want to bring you to your river moment. This moment na kikilos ang Diyos sa buhay mo. This moment that God will confirm His love for you. God will confirm His approval of you. God loves you. No? And I want to tell you that God wants to have a personal, intimate relationship with you. God wants to have a relationship with you sa gabing ito. God wants to change you. God wants to change your life, your family, your future. God wants to move in your life. But you must let Him. Okay? And I challenge you to accept Jesus Christ in your life, in your heart, as your personal Lord and Savior, and to start a growing personal intimate relationship with Jesus Christ. And if you are that person, gusto mo magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon Diyos, gusto mo magkaroon ng personal na relasyon with Jesus Christ, I want to lead you in a prayer. Let us close our eyes and let us pray. Just follow this simple prayer. Lord, salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa iyo. Paguin mo po ako. Paguin mo po ang aking buhay, aking pamilya, at ang aking future. Salamat po. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen. And amen. Let me pray for you. Let me pray for everyone. Lord, I pray for your blessing and your favor to be upon each and every one, O God. Yes, there is an enemy, Lord, but your word is our weapon. And we know what is at stake. Lord, bless us. I pray and I declare blessing upon every family that is represented here. I declare blessing and favor upon every covenant group that is represented here. I declare blessing and I declare favor upon every churches
that is represented here, I declare blessing and I declare favor and I declare your power upon every person, Lord God, that is serving you. Every person na hindi hihinto, every person na patuloy na maglilingkod sa iyo, I pray and I declare blessing, goodness, favor, and your power to move. Pero marami pong salamat, Lord God. At sa gabi pong ito, patuloy kang kumilos sa aming buhay. Patuloy mong ibuhos, O God, ang iyong pabor at ang iyong pag-iingat po sa amin. Protect us, Lord. Cover us by your blood. We love you. Thank you for your grace. We honor you. We worship you. We lift you up. You are number one in our lives, Panginoon. Marami pong salamat. We honor you and we glorify your name. This is our prayer in Jesus Christ's name. Amen and amen. God bless you, church. God bless you, CRCC family and body of Christ. I love you.